Tawag ni Baybulan ang lahat ng mga bata na sinanay para sa pagkakataong kailangan ng pumili ng Babaylan. Lahat sila, sina ulo, tulog, hayahay, ulan, bato at bulkan ay may kanya-kanyang kaalaman at kapangyarihan. Ang pinakaiba sa lahat ay si hayahay. Mali-mali ito at uutal-utal kung magsalita. Pero may kaalaman siyang wala ang iba. Marunong siyang kumausap sa mga halaman at hayop. Sa kanya rin daw nagpapakita ang mga anito. Mga anak, matagal na kayo nagsasanay sa araw na ito. Nariyan ang palatandaan. Kanina, nakipag-usap sa akin ang ibong kalaw. At sinabi niya sa akin na kailangan na raw natin hanapin ang bagong Babaylan. Malinis na ang bukid. At sisikat ang araw sa tanuran ng bituing. Poyo! Tama! At doon tayong magtatanim. Alam mo? Alam nyo, ang mga babae ang Babaylan. Ang mga babae lamang ang nagbibigay halaga o nagbibigay ritual na nakapagbibigay buhay sa mga anito. Mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Pwede ko lang sumali ang mga babae. Bakit? Dahil pwede sa pagiging Babaylan, hindi importante kung babae o lalaki o binabae o kung ikaw ay may kapansanan. Pantay ang tingin sa lahat. Ang mahalaga ay ang katangiang panloob. Oo na nga. Oh, humanda na kayo. At tayo, susubukan na natin ang pagsubok. Ha? Doon sa silangang parte ng bundok, makikita niyong higanteng halaman ng makabuhay. Ngunit, hindi ito nakikita ni Numan. Kapag siya ay matyaga, matuwid, at may pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa, siya ang makakakita nito. Ngunit alam niyo, na yang halaman ng makabuhay ay may mga anitong nakabantay. Maari itong puno. Ato. At saka, tubig. Handa na kayo? Handa na kayo? Apo. Sige, umpisahan na natin ang pagsubok. Kailangan kuhain ang pagsang-ayon ng mga anito bago makuha ang makabuhay. Kung hindi mawawala ng bisa ang gamot na ito, malalaman nyo lamang na pumayag ang mga anito kung makikita nyo may liliwanag sa halaman. Hala, humayo kayo. Ang tunay lamang na Babaylan ang papasa sa pagsubok. Hala na! Teka, teka! Naiwan niya ito si Hayahay! Naku, kausagal na siguro yung mga puno! Halaga siya! Hayahay! Lagi nasa gubat! Kapit tuloy ng mga matatanda! Marunong siya makipag-usap sa puno, hayop, at mga bato. Eh, huwag ko ako ito. Talaga si Ulo. Ang ganda naman ang mga pangalan nyo. Ikaw, ang pangalan mo? Ako si Bato. Dahil matigas ang ulo mo. Kaya matigas ang loob ko. Matapang ako at malaki ang tiwala ko sa sarili. Ako naman si Tulo. Ang may magandang boses at pinakamagaling sumayaw. Kapag pumunta ako, Yata, wala man lang tayo na pangkayo. Ah,
taong maniwala ang mga anito na sila'y karapat-dapat. May isang kailangang dumaan sa matinding init at lamig bilang huling pagsubok. Ang yayabang pa ng ibang bata, kayang-kaya raw nila yun. Pero sa kahuli-hulihan, si Hayay rin ang nag-alay ng sarili. Ako! Kayang-kaya ko yan! Karapat-dapat ako! Matapang ako at malakas pa! Ako! Kaya ko kahit anong pagsubok! Masasagot ko ang pinakamahirap na tanong. Kailangan tularan natin ang makabuhay. Sinapian ng anito si Hayahay at nakapagsalita siya ng diretsyo. Kinagabihan nun, kinundusyon siya, kininaw at nilagnat. Yun pala ang huling pagsubok at si Hayahay ang nakapasa. Dahil nakapili na ang mga anito ng bagong babaylan. Pagsubok ng mga anito at tatagalan mo ang lamig at init ng dahong makabuhay. At dahil sa iyong magandang hangarin, ipinagsama mo ang kabutihan ng mga anito at mga tao. Sa dami ang ganda at pagiging babaylan. Tama ang sabi ni Lolo, may kakaibang kapangyarihan ang mga babae. Nalaman ni Hayahay na kailangan may balik kay Lolo ang buton ng nara na gamit sa panggagamot ni Baybulan. Hindi nga kami nagsabi, parang binasa niya lang ang aming isip. Ang babaylan ay isang dayan. Hindi kailangan mamatay para sabihin nag-alay ka ng buhay sa iyong bayan. Sapat nang itinalaga mo ang iyong buhay sa paglilingkod sa iyong mga kababayan.